National Arts Month. Proclamation number 683, series of 1991. February 14 to 20, National Intellectual Disability Week, Retarded Children's Week. Proclamation number 1385, series of 1975. Public Administration Week, Proclamation number 82, series of 1963. February 25, EDSA Revolution Anniversary, Proclamation number 1105, series of 2015. Maraming salamat po sa mga departamento na nangasiwa sa maikling programa sa umagang ito. Mula sa Cultural Affairs and Tourism Office, Pasig City Museum, Tanghalang Pasigueño, tanggapan ni Konsihala Angelo De Leon. Ako po ay si Mona Lagunsad mula sa tanggapan ng Tanghalang Pasigueño. Ako naman po si Kits Jamir Jemiera mula sa tanggapan ng opisina ni Councilor Angelo De Leon. Kami ang mga naging guro ng palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po. Pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Rico Soto. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating Vice Mayor, Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsehal, sa mga national government agencies. Nakasama po natin ngayon, may mga representatives po, ang BJMP, ang PAO, ang BFP, at syempre mga opisina na naka-assign sa ating flag raising ceremony para sa umagang ito, ang opisina ni Councilor Angelo De Leon, ang Kato, dyan si Sir Christian ng Kato, andito ang kasama nila ang staff ng Tanghalan, ni Sir Jojo, ang museum, si Ma'am Ana, at baka may mga iba pa akong hindi nabanggit. Ano ang Kato at ng lahat ng opisina sa Cultural Affairs Division natin ay magiging napaka-busy ngayong 2023. At alam kong nararamdaman nyo na, ano, sinimulan natin nung nakaraang taon, medyo naantala tayo dahil sa pandemya, pero tuloy-tuloy na po tayo dun sa cultural mapping natin. Kahapon, di ba, Liberation Day. At Liberation Day, matagal nang ginugunitayan, hindi lang naman sa Pasig, kundi sa 43, ano yan eh, di ba, 43 sites nationwide. Pero minsan, tinatapak-tapakan lang natin, dinadaan-daanan lang natin, hindi natin naalala, hindi natin namamalayan na dito pala naganap ang mga historical event, dito pala tumayo, dito pala lumaban ang mga bayani dito sa lungsod ng Pasig. At gusto po natin, lalo na ngayon, na 450th founding anniversary po natin, 2023. July 2, magse-celebrate tayo, 450th anniversary. Gusto po natin na ibalik muli o i-connect muli ang mga Pasigueño sa kasaysayan natin. Ano, i-connect natin uli ang mga Pasigueño sa ating culture and heritage, ika nga. At pamumunahan po ito ng opisina natin sa Kato, kasama ang Tanghalan, kasama ang museum. Ano. So, ano lang tayo, museum, nagsisimula ng construction. Alam naman natin, ano, noong 2019, Ma'am Ana, nung pumasok tayo, may mga sira talaga sa museum. Bagamat bagong gawa siya noong panahon na yon, ay marami siyang sira. So, minabuti po natin na ayusin siya. Pandemya, hirap naman i-justify, mag-aayos ka ng museum sa gitna ng ECQ. Halimbawa, so, pinagpaliban natin, ngayon nagsisimula na. Pagkatapos ng construction, ng infrastructure works, ay kukuha tayo ng magde-design ng museum para ma-showcase talaga natin yung kasaysayan ng lungsod natin. Mula nung, hindi lang mula nung magsimula yung poblasyon dito, ano, kundi yung mula nung under pa tayo ng Kingdom of Tondo, Dayang Kalangitan, nung 1400s, dapat
hindi yun kinakalimutan, ano, kasi kasama yun sa history natin. At lahat yan isi-showcase natin sa museum. So, construction muna this year. Next year, ayusin naman natin yung laman para mabuksan na talaga, open to the public, lalo na para sa mga mag-aaral ng ating museum. Yung tanghalan naman, kung di ako nagkakamali, sa June, magsisimula, dahil birthday mo yon, tama ba? magsisimula na rin. Kasi nakita natin sa tanghalan, may mga kailangan na rin talagang ayusin. Ano? So natapos na yung program, pabid na rin siya. This year, sisimulan na rin natin yan. Ano? So ngayong taon, marami tayong pinapaayos, ano, mga kailangan naman talagang gawin. Medyo pinagpaliban natin dahil sa pandemya, pero ito na ulit, ano, tanghalan, talagang sentro yan lagi ng mga iba't ibang activities dito sa Lungsod Pasig. Kaya kailangan na presentable siya. Yung staff natin sa tanghalan, you have been doing a good job, kasi kahit may mga kailangan ayusin, kailangan ng repairs, ginagawa nyo pa rin ng paraan, ano, para maging maayos at presentable siya pag meron tayong mga bisita, pag meron tayong mga function. Pero ngayong taon, pagagandahin na natin ulit ang tanghalang Pasigueño. Yung Kato, tuloy-tuloy po tayo hanggang buong 450th year, hindi lang July ang celebration ng 450th year, hindi magsisimula sa susunod na buwan at magtatapos ito sa Disyembre. Ano? So talagang whole year celebrations, at nakakasama ko naman kayo sa mga preparation meetings, and si Consi Angelo, si Consi Volta, pati yung mga staff natin sa City Admin Office, Mayor's Office, at lahat ng iba pang opisina, no? Lahat talaga involved, sa dahil medyo malaki po yung mga gagawin natin activities, programa para sa 450th year. So magtrabaho lang tayo para sa mga Pasigueño, at sigurado pong magaganda ang kalalabasan nito. Maraming salamat. Adjourn na po tayo. Pasigueño, magandang araw. Ngayong 20 ng Pebrero, ngayong Lunes ng umaga, ay nagkaroon na naman ng isang flag-raising ceremony na ginanap dito sa Pasig City Hall Quadrangle, kung saan ito ay dinaluhan ng 11 sangguniang council at ng alkalde na si Vico Soto. At pinangunahan nga ang programa ng opisina ni Councilor Angelo De Leon ng Tanghalang Pasigueño ng Pasig City Museum at Cultural Affairs Office. Sa maikling mensahe ng alkalde, binanggit niya na magiging abala o busy ngayong 2023 ang Cultural Affairs Office dahil na rin sa cultural mapping, at nais nga ng lungsod ng Pasig na makonek ang Pasigueño sa kultura at sa heritage, lalo na 450th anniversary ng Pasig ngayong taon. Para naman sa museum, kanyang binanggit na kasalukuyan nga itong nire-renovate, at sa tanghalan naman, Hunyo, sisimulan ang pag-aayos nito. Yan muna ang ating ihahatid na balita sa mga oras na ito para sa flag-raising ceremony ngayong Lunes ng umaga mula dito sa Pasig City Hall Quadrangle. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.